Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ang lahat sa pagbabahagi. Ang lahat sa pagbabahagi. Maminamahal, gano ba dapat tayo kaktibo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo? At ipotignan si Apostol Pablo. Maganda po yung sinabi sa kanyang panalita sa mga matanda sa iglesia ng Efeso sa Magawa 20. Una po, kanyang binahagi daw sa tao ang lahat na kanyang ibabahagi na karotohanan. Ayon po sa verse 20, sa kanyang pagtuturo at pangaral, hindi siya nangiming magsabi na anumang makabubuti sa o pakinabangan ng kanyang binabahaginan. Ayon po sa verse 27, di niya kinait ang pagsasaysay ng buong kapasyahan ng Diyos. Kalamang minamahal, siya ay nagbabahagi o nagbahagi sa lahat ng uri ng tao. Ayon sa verse 21, si Pablo ay nagbahagi sa mga Hudyo at sa mga Griego. Ikatlo po, siya ay nagbahagi sa lahat ng lugar. Ayon sa verse 20, si Pablo po ay nagturo at nangaral sa harapan ng madla o sa publiko at sa mga bahay-bahay. Ikapat, mga minamahal, kailan ba siya nagbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao? Ayon po sa verse 31, timigit na roon, sa lahat ng pagkakataon. Sabi po sa verse 31 nga, sa loob ng 3 taon, si Pablo nagturo sa kanila ng araw at gabi. Kaya lang tayo kayo, mga minamahal, no? Tayo kaya, at yung masabi po na ating nagawa ng ating buong magagawa, ating buong makakaya sa pagbahagi ng Ebanghelyo ng salita ng Diyos sa mga tao, sa pagtuturo, pangaral, at pagbibigay po ng salita ng Diyos, at yung buong nabahagi sa kanila ang lahat ng ating nalaman. Marami bang tao ang ating nabahaginan sa iba-ibang mga lugar, iba-ibang uring mga tao o tayo binamimili lamang. Tayo pong bahagi mga minamahal sa lahat ng lugar ating maaring bahaginan, maging sa malapit man o sa malayo. At lagi tayong magbahagi sa lahat ng pagkakataon sa magitan po ng pagibigay ng Ebanghelyo. Naman po ating tularan po si Pablo. Ibinahagi niya ang lahat niyang nalalaman sa lahat ng mga taong pwede niyang bigyan, sa lahat ng mga lugar, at sa lahat ng pagkakataon. Nawa siya po yung maging pamantayan natin sa pagbahay ng Ebanghelyo, sapagkat isa naman po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Maraming salamat.